updates ng mga DH sa Future Unicorn. At nag-live ako ngayon kasi nakita ko yung latest update noong tally noong presidential race. So far, doon po sa huli ko nakita ang tally, I think na GMA 7, lumilitaw po na nasa 20 million plus na si Bongbong Marcos, samantala si Lenny Robredo ay nasa 9 million plus. At ngayon po, nasa mahigit 50% na doon po yung nabilang na boto. Halos 60% na. Nakikita nyo rin sa title ko, sinasabi nito, 20 million versus 9 million, logically, BBM has already won. Kasi po, may ginawa akong metric, sabi ko yung Duterte threshold. Yung pinapaliwanag ko kanina, doon sa aking live. Alright, papaliwanag ko sa inyo, ha? Ngayon po, meron pong 66 million voters. 66 million voters. Noon po, 2016, tumakbo si Pangulong Duterte, it was by landslide, nakakuha siya ng 16 million votes. Approximately, sa mga 36% ng votes, 36%. So anyhow, very simple lang yung pagawin natin mathematics, guys. Napaka-simple lang. Alright. Aliwanag ko sa inyo. Meron pong 66 million voters, 66 million... Whiteboard ba dito? Tignan ko lang, guys, kung may whiteboard marker dito. Wala yata. Alright, anyway. Wala ba? Wala may whiteboard marker. Wala. Okay, wait. So anyhow, okay na kayo nangyari. Wait, i-refresh ko lang ah. Paliwanag ko lang na mabilis ha. So, may 66 million voters ang rehistrado ngayong eleksyon. 66 million voters. Tapos po, expected ko na magiging voter turnout ay around 0.8. So, 80%. Alright? Noon po 2016, nakakuha si Pangulong Duterte na nasa 16 million votes, representing about 37%, around that much of the voting population. So, ibig sabihin po nito, guys, million, okay, ito. Sorry, nag-geek out ako ngayon, promise, na sa numbers. Sorry, nag-geek out ako rin sa numbers. Alright. 66 million ang total na registered voters sa Pilipinas. 66 million. I expect a voter turnout of about 80% of the total voting population. So basically, ang magiging calculation po natin ay calculator. Kunin ko rin calculator po. So, 66 million times 0.8. Yun po ang magiging total voter. So the answer is 52.8 million. Noon po 2016, Pangulong Duterte got around 16 million votes, representing approximately 37% of all those who voted. So, ibig sabihin po noon, pag naka 37% si BBM ngayon, ibig sabihin, he is as popular or more popular than President Duterte ever was in 2016. Alright? So, 52.8 times 0.37 equals 19.536 million votes. So ano pang ini-imply ko doon, guys? At this point, na pumalo na po ng 20 million votes si Bongbong Marcos, at this point, he has exceeded President Duterte's popularity in 2016. Question, how is that relevant? Relevant po ito because we all know that no matter how big the campaign crowd is, Lenny is nowhere near as popular as Duterte in 2016. What does that mean? Ibig sabihin ko po noon, it's extremely unlikely that Lenny will even breach 20 million votes. Gets? Uulitin ko lang, ha? Pag mathematics po natin ng kahit ng kaunti lang, makikita po natin na siyempre mas maraming botante niyo kasi namalaki ang populasyon ng Pilipinas, di ba? Tumadami ang mga registered voters. I-assume lang po natin na 80% yung voter turnout.
arguably, most likely, mas mataas ng konti yung voter turnout. Kaya lang alam natin yung 2016 yung allegation ng padding ng 5 million. Pero sige na. Ang point ko lang po dito, napakataas na po na 80% voter turnout. Alright? Sa 66 million voters, times 80% na voter turnout, times 37% na popularity ni Duterte ng 2016, that translates to about 19.5 million votes. Pumalo na po si Bongbong Marcos na nasa 20.5 million votes. Ibig sabihin po nun, yung kung pag-uusapan po natin ay ratio and proportion, mas popular na po at this point si Bongbong Marcos, samantalang wala pa man lang 60% yung nabibilang ng mga boto. Naiintindihan nyo pa, meron pa mga 20% mahigit pa. Actually, medyo kalat-kalat kasi yun. So, mga 40% pa yung bibilangin. So, ibig sabihin ko po dito, guys, nalagpasan na niya yung popularity ni Duterte. Ang tanong, malalampasan ba ni Lenny Robredo yung level ng popularity ni Pangulo Duterte noong 2016? Arguably, hindi. So, ibig sabihin po noon, it's extremely unlikely that Lenny will even reach 20 million votes. Eh, lagpas na nga ng 20 million, etong si BBM. So, as far as I can see, daog na gita. Daog na gita. Ang atong manok. BBM is gonna be the next president. Yes. Congrats sa ating lahat ng mga Pilipino sa ating bansa. In an ideal world, congrats din sa ating mga OFW guys. Deserve naman din nila si BBM maging presidente at Vice Inday Sara. It's highly likely that in the next deserve, hours, kasi kahit kahit saan mo patingnan, wala namang qualified na maging president at saka Vice. Sila ang deserve. Actually nga po, 66 million yung total na Pilipino, 80% yung magiging turnout. Naku na kayo guys. So we expect 52.8 million people ang boboto. So 20M plus na natin by 2 yun, 26.4 million lang ang kailangan niyang boto, panalo na siya. Ngayon tapos, po, nasa 20.5 million na. Nag-rally so, doon sa Cebu. Kailangan pa niyang boto para todong sa Liado hindi nila daw matanggap. Mga kabataan pa. Mga kabataan nagrarally. Hindi, wala naman silang alam. Halos insurmountable na yung kanyang lead na nasa 11 million at pumalo na siya ng 20 million na total na boto. Binasa yung ano. In terms of ratio, yung napag-utusan lang ba yung ganun? As a percentage of the total number of voters, mag-ingay. Mas mataas na yung nakuha niyang share ngayon kesa sa nakuhang share ni Pangulong Duterte noong 2016. Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Naiintindihan, Tepi. Binubugbog ko na po yung math left and right. Mananalo si I love you, Idol. As for Inday Sara, halos, lalo po actually, lalo mas lopsided yung nangyaring laban doon. Halos sure na rin, panalo na rin si Inday. Naiintindihan nyo ba? Kasi nakikichismis ako dito. Nagpunta ako rito sa HQ nila BBM para makichismis. Kasi updated sila rito sa latest. Para hindi na ako nagtatawag ng Marites Network ko. Para kumuha lang ng scoop. So ngayon, nakapaligid sa akin yung ibang sila, narito sila majority leader, sila Congressman Boying Remulla, iba-iba mga politiko, iba-iba mga businessman, etc. And a lot of them, alam mo yung itsura nila parang, ano ba, mananalo na ba? Ay, ang ganda-ganda, congratulations, Emerald. Hindi pa yata nila na-appreciate yung relevance no. Yung lumilitaw na tempi para lumilitaw na tally so far na at 60%. Guys, at 60, this is what I've sa tally niyan, klaro ng panalo. Kahit hindi pa matapos ang counting. Yung chasm between Bongbong Marcos and Lenny Robredo is so gargantuan na it's highly likely that even at 60% of total votes tally, panalo na si Bongbong. Ganun pong kalaki yung lamang ni Bongbong. Hindi po ito landslide. Guys, yung landslide, yung tipong may bundok, nahulog yung lupa sa gilid. Guys, hindi po gano'n. Mas malala po ito sa landslide. Para po itong apocalyptic wind. Mga gano'ng levels. Gano'n. Kaya may tubay. Nalulong ako kasi hindi ko pa nakita ganitong numbers ever in an election. Hindi pa ako nakita ng ganito. At yung mathematician in me is geeking out.
Panalo na! Tapos na yung panalo na tayo, guys! At ang pinakamasaklap pa dito, guys, congrats sa ating Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi yan yung pagkaramdam. Hindi na sayang yung buto nyo, buto namin. Di-deserve it. Di-deserve. Nangakilabot. Alam niyo ba? Ay, siyempre, alam niyo ba, inaharot-harot ko lang sila BBM. Pero siyempre, ibang usapan niya, pag-presidente, yun yung pinakamahalagang tao sa Pilipinas. Nangakilabot. Huwag ka mo'y matulog. So anyways, yung iba dito, hindi pa siguro na appreciate, naghihintay pa sila lang, parang ultra, kasi hinihintay nila parang ano eh, 33 million, parang tagal pa. Pero sa akin, nakikita ko na yun na yun. So, ano ibig sabihin nito pag nanalo si Bongbong Marcos? Ang pinakamahalaga na mangyayari po dito, tapos ang mga dilaw. Bakit? Kasi, guys, let's face the reality. Sana hindi ako marinig. Pero, nakakulong ako isang kwarto. The reality is, Bongbong literally has no successor sa kanyang pamilya. He has no presidential successor. Kasi si Sandro, masyado pang bata, kahit magpakasim yung bata na yon, illegal na tumakbo siyang presidente. However, dito, pagkatapos ni Bongbong, ang logical na next na pagiging presidente, magiging pangulo ng Pilipinas, si Inday Sara. Sa 2028. Yes. So, ano ibig sabihin nun? From 2022 to 2028, si Bongbong. From 2028 to 2034, si Inday. So, masya-shout out ang mga pink na dilaw for the next 12 years. Pink na dilaw. Solution na, guys. Tapos na ang karim ng mga dilaw. Ngayon, pag tingnan po ninyo, yung pong tali ng mga senators, lumilitaw na pumapayagpag pa si Joel Villanueva at saka si Riz Ontiveros. Now, in all fairness, si Senator Joel Villanueva, kahit dilaw yan, parang medyo-medyo lang na dilaw yan, hindi yan hardcore. Ang naging hardcore lang na dilaw doon is Riz Ontiveros. What does that mean? Guys, remember, in 2019, wiped out po ang Ocho Diretso. So, sa incoming na Congress, sa June 30, 2022, basically, isa lang ang hardcore dilaw. Si Riz Ontiveros lang. Ilalamunin lang siya ng buuno pag isa ka lang laban sa 23. Tapos pa rin, kung makalusot man si Risa, at feeling ko sana makalusot si Herbert at saka si Jinggoy para matanggal si Risa. Pero kahit makalusot si Risa, wala na siyang future doon. Mau, mag-iisa na lang siya. Naiintindihan ninyo? Mawawala na po tayo ng mga public official na nagdidemanda ng mga karaniwang tao. Mawawala na po tayo ng mga public official na sumusweldo ng milyones, pinapondohan ng milyones, pero iyakin. Mawawala na tayo noon. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My prayers granted also. Kilabot. Tapos, sana wala ng mga droga sa Pilipinas. Takot ako sa drugs. Yan ang kinatatakot din ni Tatay Digong. Nung nanalo nga si Bongbong. Pero hindi yan magbabalik. Ano nga nung nag-start si Bongbong, nung nag-start na tatakbo yan, nung una ko nararamdaman na tatakbo yan, akakala ko talaga, gipitan yung laban. Yung dikit na dikit. Kaya lang po ang nangyari, ay series po ng miscalculations on the part ng mga kalaban ni Bongbong. Una, miscalculation, whether you want to admit it or not, pero miscalculation ng administration party in as far as yung pagka-partner ng mga tiket-tiket. Hindi nila inakala na may sariling lakad si Inday na hindi sasakay sa BDP laban. Yun yung unang error ng prediction. Yung pangalawa po namang error ay on the part of Isko and Lenny. Kasi po remember, nag-file po si Isko, tapos a week later, nag-file si Lenny. So biglang, plok, hati yung boto. Diba? Yun yung pangalawang pagkakamali. Ang pangatlong pagkakamali, yung tinira ni Isko, yung parehong Duterte supporters at saka yung mga dilaw. Ibig sabihin po, naubusan talaga siya ng voter base. Ang pang-apat,
ang pag-apat po na pagkakamali naman noon ay noon pong ano, sa parang naramdaman yata ng mga kandidato yung desperasyon, nilaglag nila yung sarili nilang mga kasama. And while all that was happening, dikit na dikit lang at nagre-respetuhan sa isa't isa, si Bongbong at saka si Inbay. So ibig sabihin, nakita mo yung ano, loyalty, eh, Philippine, guys, I'm sorry, pero it's Filipino culture na we value loyalty and we hate traitors. So we don't like yung mga tao na nagtitirahan, yung nagtatrade doon sa isa't isa, eh magkakampi naman sila. Tapos po, ang to top it all off, eh, generally, eh, extremely negative, extremely elitist, and extremely exclusionary na ginawa po na kampanya ng mga, and extremely angry na kampanya ng second placer. Kaya ito po sinasabi ko sa inyo, ito po sinasabi ko sa inyo guys. For the past several months, halos hindi gumagalaw yung mga preference, ano, mga voter preference surveys. Kasi alam niyo, totoo na lang, medyo esoteric ang math, medyo mahiwagay yan para sa maraming tao. Kaya alam po, para po sa mga tao na kamukha ko, na humihinga po ng mathematics, nakikita ko po talaga, yun yung mga numero. Sa akin po, ang numero may kulay at saka may amoy. Tutuhanan lang po pag ako nagmamathematics, yung numero na parang naakamoy ko. Parang mga ganun levels, di ko alam kung bakit. Parang may amoy sa akin at saka may hugis. Parang ganun. Tapos sabi ko, hala, hindi siya gumagalaw. Nagbabibrate yung ano, mga numero, pero hindi sila gumagalaw ng sobrang bongga. Parang hindi sila nag-i-intersect at hindi ko nakikita na mag-intersect yung voter preference nila at si Bongbong. And true enough, for the past 4-5 months, halos parallel yung, halos parallel yung kanilang voter preference na monthly. So sabi ko talaga, I was really expecting a Bongbong win. Next question, OTP. Sa May 10, si Bongbong, meron pa ding palalabas daw na desisyon sa kanyang mga DQ case. Tama. Meron pa pong pending na disqualification kay si Bongbong Marcos. Kaya alam po, ang hindi binabalita na marami mga media outlet ay yung po mga yung pending po na desisyon na yon ay para sa mga motions for reconsideration. Ibig sabihin po nun, kung itong mga petisyon na ibinalibag kay Bongbong, na desisyon na ng COMELEC at dinenay yung mga petisyon ibinasura yung mga disqualification na petition na yon. Kaya lang po, syempre, standard, ano po, na rules of procedure po, pwede mong i-motion for reconsideration. Ang tanong, magagrant ba yung motion for reconsideration? I highly doubt it. Pag na-bolja ka na ng COMELEC, malabo na bumalik na yung COMELEC kasi mapapahiyanin sila. Naiintindihan nyo ba? Tapos, pangalawa, yun po ay legally speaking lang. Politically speaking, again, kamukha po na sinabi ko kanina, inimikal salungat sa interes ng Duterte administration na may disqualify si Bongbong. Bakit? Kasi para disqualify si Bongbong, panalo si Lenny, field trip sila sa Netherlands, sa The Hague, para sa ICC. Gusto ba nila Duterte, ni Pangulong Duterte? Kasi syempre hindi. Sino ba naman gusto magpa-trial? So as far as I can see, Bongbong is gonna be the 17th president of the Philippines, whether you want it or not. And this is, I think, the essence of democracy. Why? Sino ba bumoto kay Bongbong? The powerless. Yung mga galing sa category DE, socioeconomic class DE, yung mga mahihirap, the otherwise, wala naman laban sa mga mayayaman at sa mga politiko. Ang nagbuhat kay Bongbong, mga tao mahihirap. And for what it's worth, kung totoo nga po na mananalo si Bongbong Marcos dito sa eleksyon na ito, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko po sa abot ng aking mga kaya, natutulungan talaga niya yung mga tao hindi kayang tulungan yung kanilang sarili o yung mga tao pinipilit tulungan yung kanilang mga sarili pero wala na talaga silang magawa. Iisa lang ang hiniling ko, totoo lang. Isa lang ang hiniling ko kay Bongbong nung tumakbo siya. Tulungan yung mga magsasaka. Dahil naawa ko sa magsasaka. Sana po, pag nanalo si Bongbong, matulungan na yung mga mahihirap na magsasaka. Dahil natutuwa lang ako, tas medyo nangingilid-ngilid, kasi pwede natin baguhin yung Pilipinas. Natatouch din ako. Pwede natin baguhin yung Pilipinas, kahit paano nakikinig siya sa akin ng konti. Nanalo ka. Again, ako po si DBLA. Thank you, Lord. Sa Future Unicorn.
Ito kasi yung math eh. Mahirap lang ipaliwanag eh. O din idol, natatouch ako. Pero may mangyayaring maganda kasi may pagbabago ng ating bansa. Hindi ko sinasamba si Bongbong. Naawa lang ako. Kung sa mga kababayan natin na iwan. Okay. Oh, sleep. Sulit yung naghihirap ko sa paghahalapan niya sa gagawin. Kaya natin ito, guys.